Okay, Brother Abel. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal at ginigiliw naming tagapakinig. Mula po sa Central Quezon 2, ay amin pong malugod na inaanyayahan ang lahat para sa atin pong gabi-gabing pakikinig ng mensahe sa pamagitan ng digital evangelism. Ito po ang inyong lingkod, Brother Abel Abalan, Elder po ng Candelaria Quezon. At ang akin pong co-host. Ako po, si Ma'am Flor Dagos na Tagalutukan. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Tayo po ay nagkakatipon ngayon sa ating 12 gabi-gabing virtual care group gatherings ng Central Quezon 2 District na pasisimulan po natin ngayong gabi at magtatapos po tayo sa September 12 na inabot po ito ng 12 gabi. Kagaya nga ng nauna kong kasamang nagsalita, siya po ang aking makakasama at ating makakasama gabi-gabi para tagapagbukas at tagapagpakilala ng ating mga makakasamang partisipantes sa programang ito. Kumabati po kami sa inyong lahat, mga ginigiliw naming taga-subaybay. Hindi lamang po dito sa Central Quezon to, kasama na rin po ang mga pwedeng manood ang Luzon, Visayas, Mindanao sa amin pong paglalayo sa Facebook ng gabi-gabi naming mensahe sa pangunguna ng ating minamahal na pastor sa distritong ito. Kaya ngayong gabi, ang ating pong programa ay ipagpapatuloy natin at tatakbo ito sa pamamagitan ng bawat nakatakdang mga nakatakdang programa sa bawat gabi. At ngayong gabi, Sister Flor, ano po ang ating gagawin? At sa pasimula po ng ating programa, atin po itong buksan sa pasimulang panalangin ng ating kapatid na si Sister PG. At ang ating pong kapatid na ito, Kueto. Opo. Ang ating pong kapatid na ito ay isang asawa ng ating elder ng Chiaong Quezon. Tayo po ngayon ay mananalangin sa pamamagitan po ng Pangulo ni Sister Vigi. Amang banal, sa hapon pong ito, sa gabi pong ito kami ay lumalapit sa inyo. Kayo po ay aming pinupuri, napakadakila mo Panginoon. Sa bawat isa sa amin na kami ay lahat lagi mong iniingatan at pinagpapala. Humihingi po kami ng kapatawaran kung kayo nakasumpong sa amin ng mga kasalanan at nawa po ay kami maging karapat dapat sa inyong harapan. Dinadalangin po namin ang pagbabahagi ng inyong banal na salita sa gabing ito. Nawa po ito ay maunawaan ng bawat makikinig, matuto at makilala kayo bilang personal na tagapagligtas. Pagpalain po si Pastor Jobin at siyang aming tagapagsalita. Bigyan siya ng karunungan na nagmumula dyan sa inyo sa kaitaasan. Ganon din po ang iba pang mga may bahagi. Ang maraming salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Ngayon, kapatid na Abel, ay oras na para ipakilala mo ang ating gabi-gabing magiging tagapagsalita para sa ating pag-aaral. Pero bago siya magsalita, ay ipakikilala mo muna ang magiging tanging bilang para sa ating programa. Okay, salamat Sister Flor. At ngayong gabi, mga minamahal nating mga taga-subaybay, mga kapatid na Seventh-day Adventist at mga kaibigan namin mula sa iba't ibang samahan ng bawat nananampalataya kay Kristo, ay atin pong masusubaybayan ang atin pong gabi-gabing pag-aaral sa pangunguna ng ating minamahal na district
leader ng Central Quezon to, at ito po ay walang iba kundi si Pastor Joby Estrada. Subalit bago po natin siya mapakinggan sa kanyang inihandang topic ngayong gabi na The Word of God, ay atin po munang pakinggan ang isang napakagandang awitin na magbibigay sa atin ng unang mensahe ngayong gabi sa pamamagitan ng musical offering. At ito ay magmumula po sa Chaong Church. Ano na ba? Ako na po ba?
Hello po. Hello po. Maliwanag po ba? Hello po. Naririnig po ba ako, mga kapatid? Diretso na po, Pastor. Okay na po. Okay na po? Opo. Okay na ba yung introduction ni Brother Abel? Opo, okay po. Po, ayos na po yun. Okay. Salamat po. Nais kong purihin natin ang Panginoon ngayong gabi. Sapagkat sa kabila po ng ating naging karanasan na tila baga hinahadlangan yung pasimula ng atin pong gabi-gabing pagpupulong na ito, ay nanalo pa rin po ang Panginoon. Nais kong purihin siya at pasalamatan sa kanya pong pangasiwa, na bagaman po kanina tayo nagkaroon ng technical problem, ay nangyari pa rin po na tayo ay nakapagpatuloy. Salamat po sa ating mga kapatid na narito sa ating Zoom, sa ating mga tagapanguna. Ganon din po kay Ina Cueto na siya ay umawit na napagandang awit, na inihanda po ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nais ko pong batiin kayo ng isang magandang gabi, mga kapatid, at sa amin pong mga kaibigan na narito po na kasama namin ngayon, salamat po na inyong pinaunlakan ang amin pong paanyaya. Amin pong mga kapatid ay nag-anyaya sa inyo. At ganun din po sa aming mga kapatid at kaibigan na nariyan po sa kanilang mga tahanan at sumubaybay po sa pamagitan lamang ng Facebook Live. Magandang gabi po sa inyo. Mula po sa Sariyaya, Candelaria, Chaong, at maging maaring meron po tayo sa Dolores at dyan sa San Antonio, ay binabati po namin kayo. Maaring sa iba't ibang, marahil sa ibang bansa ay napapanood din po tayo. Kayo po'y aking binabati ng isang magandang gabi at welcome po sa unang gabi ng atin pong Bible seminar na ito, na ang pamagat ko ay Homeward Bound. Nais ko pong ipakita sa inyo, mga kapatid. Nais kong i-share sa inyo itong ating tatalakayin. Ngayong gabi. Sapagkat tayo po ay makabago ang pamamaraan po ng ating mga ang ating seminar ngayon, ay talagang tunay po na tayo ay merong malaking adjustment. Ano po? Maaring ang nakikita niyo po diyan ay itong aking screen. Dali po. Talagang tayo po ay narito sa transition. Narito tayo sa ating makabagong pamamaraan na talaga pong tayo ay nisikap natin na matutunan ang ganito pong pamamaraan. Ayan. Inyo po bang nakikita na sa screen, mga kapatid? Opo, Pastor. Yan, salamat po. Ayan, purihin ng Panginoon. Narin po, makikita ninyo sa screen ay kayo po'y aking tinatanggap sa atin pong Bible seminar na ito.
At sapagkat ang atin pong tema sa 12 gabi po ay may pamagat na homeward bound. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, mga kaibigan, tayo pong lahat ay ano? Tayo pong lahat ay manlalakbay. Yan. Sapagkat tayo pong lahat ay manlalakbay sa sanlibutang ito, ang kailangan po ang sabi, ang atin pong tahanan ay nasa langit. Ano po? Kaya tayo po ay ano, papauwi na sa ating tahanan. Yes po, we are all homeward bound. At salamat na kayo po isasama sa akin sa atin pong paglalakbay patungo po sa langit. Subalit alam niyo ba, mga kapatid, mga kaibigan, na bago po tayo maglakbay pauwi sa ating makalangit na tahanan, ay kailangan muna tayong mag-aral at makinig sa gabi-gabing mensahe upang may gabay tayo sa paglalakbay. Alam po ninyo yung mga travelers, mga naglalakbay, talagang yan po ay kailangan meron po yung gabay, may guide, meron po yung mapa na kanilang susundan upang huwag po silang maligaw. Sapagkat maari po kung tayo'y naglalakbay at wala po tayong gabay, ay akala natin tayo'y nasa tamang landas. Akala natin tayo nasa tamang daan. Subalit maaring tayo po ay maligaw. Kaya napakaganda po na tayo ay mag-aaral ng mga salita ng Panginoon upang tayo po ay makarating doon sa ating patutunguhan. Kaya tayo na po, let's all aboard. Tayo po yumuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong kapangyarihan. Dinaig na po ninyo ang kaaway at ngayong gabi inyong pinatunayan na kayo mas makapangyarihan na anuman ang kanyang paghadlang ay hindi po siya mananaig. At ngayon sa amin pong pagbubukas ng amin pong 12 gabing pag-aaral ng inyong mga salita, gabayan po nawa ninyo kami, maging bukas nawa ang aming mga puso at isipan at aming matutunan ang mga pamamaraan kung papaano kami makarating sa langit na bayan. Salamat po sa pagtugon nyo sa aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, narinig na po ba ninyo ang salitang GPS? Marahil sa ating mga kabataan ay inyo pong alam ang mga salitang ito. Alam niyo ba ang GPS, ang meaning po nito ay Global Positioning System. Ang sabi po rito is a global navigation satellite system that provides location, velocity, and time synchronization. Kaya po ang GPS is everywhere. You can find GPS system in your car, your smartphone, and in your watch. Kaya kayo na merong mga sasakyan, alam ko pong alam na alam ninyo. At kayo na may mga cellphone, ang GPS po ay ginagamit sa paglalakbay upang malaman kung saan ang iyong patutunguhan at makikita po ninyo kung may traffic ba sa bandang kanan o dito sa bandang kaliwa. Napakaganda po nitong GPS o Global Positioning System. Napakahalaga po nito. At kaya sa atin din pong paglalakbay ay kailangan natin ng GPS o gabay upang huwag po tayong maligaw. Ano kaya itong GPS o gabay na ito sa ating paglalakbay? Ang gabay na ito ay ang
salita ng Diyos. Yes po, ang salita ng Diyos ay gabay natin sa ating paglalakbay. At ngayong gabi, ito ang unang ating pag-aaralan upang sa ating pong paglalakbay ay meron tayong guide. Meron tayong gabay upang ang ating tatahaking landas ay landas na matuwid. Ang sabi po rito, mga kapatid, mga kaibigan, walang aklat na lubhang minahal, lubhang kinamumuhian, at lubhang iginagalang, lubhang isinumpa na gaya ng Biblia. Nakita po ninyo, nabasa po niyan. Ang Biblia po ay most loved. Subalit siya rin po ay most hated. Sapagkat marami pong tao ang galit sa Biblia. Subalit meron namang nagmamahal, merong gumagalang, subalit meron din pong sinusumpa ang Biblia. Bakit kaya? Alamin po natin. Ang Biblia, narin po sa screen at ako'y meron ding hawak dito sa aking kamay. Ang sabi po ang Biblia ay ito po'y merong pahayag. Ang ibig sabihin po ng pahayag ay revelation. At ang pahayag na ito'y sinasabing ang kaibahan ng Biblia ay nagmula sa hindi mapantayang impluwensyang pangpolitika, kultura at sosyal, kung saan ito nagmula at kung ano ang temang pinag-uusapan, ito po pala ay saan galing po? Ito'y pahayag mula sa Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay malaki ang kaibahan kaysa iba pong mga aklat na nasulat na ito man ay pampolitika, pangkultura, at maaring ito ay pangsosyal. Ito po pala, mga kapatid, mga kaibigan, ay pahayag mula sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang Biblia ay hindi po salita ng tao. Kundi ito po ay ano? Salita po ito ng Diyos. Okay? Sa ating pagpapatuloy, meron pong dalawang uri ng paghahayag. Two kinds of revelation na dito po natin malalaman. Ano po? Tungkol sa Biblia. Ito po yon. Meron pong tinatawag pangkalahatang paghahayag. O ang ibig sabihin po nito ay, ang ibig sabihin, general revelation. Kasi po ang Panginoon ay naghayag ng kanyang kalooban. At makikita natin ang paghahayag na ito sa pamagitan po ng sabi isang pangunawa sa karakter ng Panginoon na nakabase sa kasaysayan, ugali ng tao, dikta ng konsensya at kalikasan ay karaniwang tinatawag na ano po? Ano pong sabi dyan sa screen, mga kapatid, mga kaibigan? General revelation. At ang general revelation na ito, dahil ito'y hayag sa lahat at natutugunan ang ating pangunahing mga katanungan. Ang ibig sabihin po ng general revelation, tumingin ka lamang, kaibigan, sa iyong paligid. Tumingin ka sa kalikasan. Makikita mo ang mga puno, halaman, nagagandahang mga bulaklak, ibon, mga hayop. Malalaman mo na merong isang lumikha, mayroong Diyos, may Panginoon. At kung tuwing gabi, katulad ngayon, ikaw ay tumingala sa langit, anong iyong makikita? Isang maliwanag na buwan, mga kumukutitap na mga bituin. Ito po'y general revelation. Nagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Okay? Maliwanag po yan
Kaya ang ibig sabihin, kaganyan sabi, the heavens declare the glory of God. Na kahit hindi mo nakikita ang Diyos, ay malalaman mo na merong Diyos sapagkat meron siyang kapahayagan na pangkalahatan. Ang ikalawa, mga kapatid, atin pong tingnan. Andali po, bakit ang ating computer ay hindi na tumuloy? Yon. Ang kasunod ay ang tinatawag pong natatanging paghahayag o special revelation. Ano po yung kanina? General revelation. Ngayon po naman ay special revelation. Alam niyo ba ang sabi sa Hebreo 1 at hanggang 2? Sa simula, ang paghahayag niya ay sa pamamagitan ng propeta at sa kapuspusan ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ang sabi po ng Biblia na ang Panginoon, ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Alam niyo po, nung unang panahon, ang mga lingkod ng Diyos na mga propeta ay kinakausap ng Diyos at ibinibigay ang kanyang mga mensahe. Subalit dumating po ang kapuspusan ng panahon na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, dumating po si Jesus dito sa lupa, siya'y nagkatawang tao na bagaman siya'y Diyos, ay inihayag ng Panginoong Jesus ang katangian ng Diyos Ama. Kaya ito po'y makikita natin sa atin pong mga Biblia. Ano po? Yan, hawak nating Biblia ay nagpapatunay po, mga kapatid, mga kaibigan. Ayan. Na meron po itong dalawang revelation. Ano po ang una? General revelation. At ang ikalawa po ay special revelation. Sa pamamagitan ng natatanging paghahayag ng mismong anak, buktong anak ng Panginoon o ng Diyos, ay inihayag po ng anak ang kalooban ng Ama. Ngayon, ang Biblia po na aking hawak ngayon, na ating pinag-aaralan, na siyang gabay ng ating paglalakbay, ay meron po itong tinatawag focus ng mga kasulatan. Sabi po, inihahayag ng Biblia ang Diyos at inilalantad ang kalagayan ng sangkatauhan. At ang sabi, inihahayag nito ang ating pagiging waglit at ipinakikita ang ginawang paghahanap ni Kristo upang maibalik tayo sa Diyos. At ang sabi, si Kristo ang siyang tampok ng kasulatan. Narinig niyo po yung aking binanggit, mga kaibigan? Ang focus ng Biblia ay ang sabi, inihahayag ng Biblia ang Diyos at inilalantad pala nito ang kalagayan nating mga tao. Ano ba ang kalagayan nating mga tao? Tayo po pala'y waglit at ipinakikitang si Kristo ay hinahanap tayo upang maibalik tayo sa Diyos. At ang sabi pa, ang pinaka-focus ng Biblia ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong po, sino ba ang sumulat ng Biblia? Ang sabi nga ng iba, ang Biblia naman ay sulat lang yan ng tao. Dapat ko bang paniwalaan yan, kaibigan? Narito ang sagot sa iyong katanungan. Sino ba ang may akda? Narito ang may akda ng Biblia, ang sabi po sa aklat ng Isaiah 1:1, Amos 1:1 at Jeremiah 28:31. Sa kabuuan, ito po ang sinasabi. At doon sa Roma 1, ang sabi, ang banal na kasulatan ay tinitingnan ng mga sumulat nito na kakaiba
kakaiba sa ibang mga aklat. Bakit po ito'y kakaiba? Sapagkat tinatawag nila itong banal na kasulatan. Ah, nakita niyo po yan. Napakalaki pala ng kaibahan ng Biblia kaysa ibang mga aklat sapagkat ito'y tinatawag na banal na kasulatan. Pag sinabi po nating banal, ito po'y patungkol sa Diyos. At sapagkat ito'y banal, ang ibig sabihin nito'y hindi po ito pangkaraniwan. Sana'y nasusundan niyo po ako, mga kaibigan. At diyan sa ating mga kapatid, mga kaibigan nanonood sa Facebook, ano po. At ang sabi pa, sinasabi nila na hindi nagmula sa kanila ang kanilang mensahe. Kundi saan po ito? Ito'y nagmula sa banal na pinagmulat. Kaya ang tunay na may akda o author ng Biblia na siyang gabay natin sa ating paglalakbay, homeward bound, ay ang Diyos. Siya ang may akda na ito. At ginamit lamang po niya ang mga tao na sumulat sa kanyang mensahe na siyang naging Biblia. Atin pong tingnan kung paano po nasulat ang Biblia. Meron po ritong mga salita, ang tawag po'y pagkasi ng banal na espiritu. Sa wikang Ingles, kaibigan, ito'y tinatawag inspiration. May kaibahan po ito sa salita natin ngayon na English na inspiration. Ang ibig sabihin na pagsasalita po natin ngayon, lalo sa mga kabataang pagka-in love, ay inspired na inspired. Ang sabi, you are my inspiration. Hindi po yan ang kahulugan. Ang meaning po ng inspiration ay pagkasi ng banal na espiritu. Ang ibang mga kahulugan nito ay pagpuspos ng banal na espiritu. Ano po? At ang sabi nga, ang lahat ng kasulatan ayon kay Pablo ay kinasihan ng Diyos na nangangahulugang ito'y hiningahan ng Diyos. Alam niyo po, pag ang Diyos ang huminga, ang ibig sabihin po niya ay buhay. Naalala ninyo, nung likhain ng Diyos si Adan, mula sa lupa, sa alabok ng lupa, inihugis niya ang lahat ng parte nito. Ang kulang na lamang kay Adan ay ang buhay. At ang sabi sa Genesis 2:7, at hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong ni Adan at siya'y naging kaluluwang may buhay. Kita po ninyo, God breath. At pag ang Diyos po ang huminga, yan po'y nangangahulugan ng buhay ng kabanalan. Hindi po katulad sa atin, excuse me lamang po, ano, pag huminga tayo at pag hindi tayo nakapagsipilyo, ay baka umalis, lumayo sa atin ang ating mga kaibigan. Subalit sa Diyos, nung kanyang kinasihan at hiningahan ang mga writer o manunulat, ay kinasihan ng Diyos at yung banal na kasulatan, yung pong isinulat, ay kinasihan po ng Panginoon. Pagpapatuloy ng pagkasi po ng Espiritu, kung anong paanong nangyayari ito, na itong Biblia ay talagang galing sa Diyos. At sabi po, hiningahan ng Diyos ang isipan, alin daw po? Ang isipan ng mga tao. Tingnan niyo po ha. God breath. Hiningahan ng Diyos ang isipan ng mga tao at dahil dito'y isinulat nila itong mga salita na nakasulat sa mga kasulatan. Ito po pala yung inspiration na tinatawag. Ito po'y pagkaminsan, hindi po ito na ipapaliwanag sa atin na akala natin ang Biblia ay basta lamang Biblia. Ito po pala, may proseso ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ito'y hiningahan ng Diyos ang isipan ng mga manunulat.
At dito'y isinulat nila itong mga salita na nakasulat po sa kasulatan. Kung magkagayon, ang pagkasi ay isang proseso ng paghahayag ng Diyos upang maipaabot ang kanyang walang hanggang katotohanan. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakaganda pong proseso ang ginawa ng Diyos upang maihayag at maipaabot ang kanyang walang hanggang katotohanan. At ito na nga po, binanggit ko, ano bang proseso para itong, kung kayo po'y mahilig sa pagluluto, ano, ng pagkain, anuman, tinapay, anuman ang gusto nyo i-bake, di ba po yan ay merong process. Hindi po mangyayari ang isang bagay na walang pagdadaan ng proseso. Tama po ba? Tama po. Kaya ang sabi, ang proseso, ang paghahayag ng Diyos ay pinadaanan sa salitang ating, ano daw po? Mauunawaan na naroon ang lahat nating pagkukulang at kapulaan, ngunit ito'y nananatiling patotoo ng Diyos. Kinasihan niya ang mga tao, hindi ang mga salita. Kita po ninyo, ito pa lang proseso. Niliwanag lalo ito sa bahaging ito. Ang kinasihan ng Diyos ay yung mga tao at hindi pala yung mismo yung salita, yung letter, yung word na nasa Bible. Kundi ang kinasihan niya ay yung mismong sumulat ng Biblia. Napakaganda pong proseso ito, mga kaibigan. Kaya ang pagkasi ng banal na Espiritu, ang sabi po sa sulat ng Selected Messages Volume 1, page 21, the Bible is written by inspired men, but it is not God's mode of thought and expression. It is that of humanity. God as a writer is not represented. Men will often say such an expression is not like God, but God has not put himself in words, in logic, in rhetoric, on in trial in the Bible. The writers of the Bible were God's penmen, not his pen. Look at the different writers. Ito po yung nasa wikang Ingles at ito pong ipapaliwanag, mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi po ng Selected Messages, ang Biblia ay sinulat ng mga kinasihang mga lalaki. At ang kanilang isinulat po ay galing yun sa Diyos, ikinasi sa kanilang isipan. At ang sabi po dito, sa kanilang pagsulat, ay meron silang kalayaan. Meron silang style kung ano po ang kanilang background, ano marahil ang kanilang mga natapos, ano ang kanilang mga pinag-aralan. Ayun po, kaya ito'y sa pamagitan na ng sumulat. At dito nga po sa bandang huli ating ipinapaliwanag, ang Biblia at yung mga sumulat ng Biblia, ang sabi ay hindi po bullpen. Yan, narin po. The Bible, the writers of the Bible were God's penmen. Sila'y manunulat, hindi po sila yung bullpen. Ano pong ibig sabihin nito? Ipapaliwanag ko. Sapagkat kung sila po'y bullpen, kung anong sasabihin ng Diyos, word for word, ayun ang isusulat. Meron naman pong salita ang Diyos o instruction na talagang word for word, dapat po yung isulat. Subalit, kung ito po ay instruction ng Panginoon in general, isusulat po ito ng writer sa kanyang pamamaraan. Kaya hindi po parang Xerox. Alam niyo po yung Xerox ano, o recorder. Na kung ano ang iyong ipapaxerox, yun po ang lalabas. Hindi po gayon. Yun po ang pagkasi ng banal na Espiritu. Kaya sa pagpapatuloy, mga kapatid, mga kaibigan, may mga salitang hindi saklaw sa mga sulat ng mga propeta na kinasihan. Ano po ito? Katulad ng
Yan po, sa bandang kaliwa sa ating screen. Ang 10 utos o the 10 commandments. Naroon po sa Exodus 20:1-17, meron din po sa Deuteronomy 10:4 and 5. Ito'y nagmula, kanino po? Nagmula ito mismo sa salita ng Diyos na siya rin mismo ang sumulat. Nakita po ninyo, kaya hindi po naman lahat ng isinulat ng mga Bible writer ay galing talaga, ibig sabihin, bagaman ito'y galing sa Diyos, may kalayaan silang sumulat. Subalit ito pong 10 commandments o 10 utos ay talaga pong isinulat ito ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga kamay doon sa 2 tapyas na bato. Kaya ito po'y exemption. Kaya sabi, ngunit kahit ang 10 utos ay kailangang ipahahayag sa wikang kayang maunawaan ng tao. Bagaman sulat ito mismo ng Diyos, ay isinusulat pa rin yon ng writer na at least ay nauunawaan po ng mga tao. Kaya meron po ang tawag nito yung mga parallel o pagkakaparehas. Tinan po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, narin pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba kayo? Salamat po. Sabi, si Jesus ay Diyos, tao na pinagsama, siya ay espiritu at laman sa isang katauhan. Bantayan niyo po ito sa susunod na gabi, bukas, at sa susunod, pag-aaralan po natin ito, si Jesus ba ay Diyos? Ano po? Ang sabi, gayon din naman, ang Biblia ay, ano po, binubuo ng banal at makataong pagkakaugnay na magiging dahilan upang tanghalin itong kakaiba sa lahat ng mga aklat. Opo, mga kaibigan, ang Biblia po ay talagang kakaiba ang aklat na ito sa lahat. Bakit po? Ito po'y pinagsama ng banal at ng makataong pagkakaugnay. Maari naman po sanang gawin na lamang ng Diyos na siya na lamang ang sumulat ng lahat ng kasulatan. Subalit alam niyo po ba, mahal ng Diyos tayong mga tao. Ibig niya na tayo ay makatuwang, makasama at makatrabaho sa ganito pong pagsusulat ng kanyang banal na salita. Kaya ang pagkasi sa mga sumulat, sabi po sa Roma 3:12, ang banal na Espiritu ay naghanda ng mga tao na mahahayag, na maghahayag. Ano po ang sabi? Na maghahayag. Tataas ko lamang po itong ng maghahayag ng mga katotohanan, hindi sapagkat sila'y may taglay na kakayahan, ni hindi rin upang mahikayat o kaya'y magkaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan. Kita po ninyo, kaya ang banal espiritu po'y naghanda po yan ng tao na siyang maghahayag ng katotohanan. At yun po yung mga writers. Sila po'y ano, may mga kakayahan, pero ang ibig sabihin po ito, talagang ang banal na espiritu po ang nagkasi sa mga manunulat na ito. Kaya ang pagkasi at pagbibigay ng kaunawaan ay ito po ang sinasabi, mga kapatid at mga kaibigan. Ang pagkasi at pagbibigay ng kaunawaan sa mga manunulat ng Biblia ay mahigit pa sa karaniwang nararanasan ng mga taong humahanap ng katotohanan. Ang mga ito'y sumusulat kahit kung minsan ay hindi nila lubos na naunawaan ang banal na mensahe na kanilang ipinaaabot. Kita po ninyo, dahil po sila ay puspos ng banal na espiritu, sila'y ginabayan ng Diyos, pagkaminsan pala ang mga writer ay hindi naman nila lubos na naunawaan, pero kanila po itong isinusulat at ipinaaabot. Yan po'y sa pamagitan ng pagkasi ng banal na espiritu. Binibigyan tayo ng pagkaunawa. Alam niyo po ba, mga kapatid at mga kaibigan, may mga pagkakataon na bumabasa tayo ng banal na kasulatan. Subalit makikita, sabi, parang hindi ko ito maunawaan.
Parang napakahirap ng mga nakasulat na ito. Opo, mahihirap. Subalit kung tayo manalangin at hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu, binibigay po tayo ng pagkaunawa sa kanyang salita. Kaya ang paraan na ginamit ng Diyos ay ito. Karaniwan ay ginagamit ng banal na Espiritu ang pangitain. Kita po ninyo, vision at panaginip upang ipaabot ang kanyang mensahe at kung minsan ay kinakausap niyang harapan at minsan ay sa ating mga isipan. Ang galing po ng Panginoon. Alam niya kung paanong ipapaabot ang kanyang mensahe sa pamagitan pala ng pangitain. Minsan ay panaginip sa lumang tipan. Napakarami pong mga dreams. Ano po? Kagaya ni Joseph. Ano po? Siya ay may panaginip. At si Daniel. At yung mga propeta. Napapaabot po ang mensahe ng Diyos sa pamagitan ng mga pangitain at panaginip. At pagka minsan naman, ang Diyos po mismo ang kumakausap sa mga tao. Kaya ano ba ang nilalaman ng Biblia? Ang sabi po, ang nilalaman sa mga iba ay inihayag ng Espiritu ang magaganap pang mga pangyayari. Ito pong Biblia na nasa atin ngayon, purihin ng Panginoon, meron na po tayong kopya ng Biblia. Ang Biblia ito'y naglalaman pala ng mga magaganap na mga pangyayari o prophecy upang malaman po natin ano bang mangyayari sa kinabukasan. At ang iba naman ay nangagsulat ng mga kaganapan sa nakaraan. Ito po naman ay history. Kaya kung bubuksan natin ang Biblia, mga kaibigan na po, yan, kung ating bubuksan ang ating Biblia, yan, kung ating po yung bubuksan, ay makikita po natin ang napakaraming mga kasaysayan, mga kwento mula po sa aklat ng Genesis at patungo pong aklat ng Apokalipsis. Lahat po yan ay may prophecy, meron pong history, may poetry, may psalms, may prophets, may minor, may major prophets. Lahat po'y bumubuo yan sa banal na kasulatan. Ang gabay natin sa ating paglalakbay. Kaya nga po, teka muna, bakit po tayo bumalik sa sandali lamang po. At bumalik po tayo sa umpisa. Pamanin po, talagang tayo may mga technical problems. Ano po? Yan. Saan po tayo na patigil? Dali po ha. Dito. Ayan. Oh, ay bakit welcome nga? Marahil po ay dito na, hindi ko napansin. Anyway, mga kapatid, mga kaibigan, lagay ko hanggang dito nga ang slide. Akala ko po meron pang karagdagan. Mga minamahal naming mga kapatid, mga kaibigan, narito sa Zoom at narin sa Facebook Live na nanonood po. Atin pong pinag-aralan ngayong gabi, sa unang gabi ng ating pag-aaral, 12 Nights of Bible Exposition sa Online Digital Evangelism. Atin pong pinag-aralan ngayong gabi ang GPS, Global Positioning System, na kailangan po sa ating paglalakbay ay meron tayo nito upang huwag po tayong maligaw at tayo po ay talagang nasa tamang landas ng ating paglalakbay. Ito po yung ating gabay sa paglalakbay, ang banal na kasulatan, ang salita ng Panginoon. Ang akin pong dalangin ngayong gabi, nawa po ito'y ating pakamahalin. Ating pakaibigin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay banal. Ang salita ng Diyos ay kinasihan ng banal na Espiritu. Bagamat ito'y sulat ng mga propeta, ito'y nakakatiyak
na ito po, mga kapatid, mga kaibigan, ay talagang tunay sapagkat ito po'y salita ng Panginoon. Mapapagkatiwalaan at ito po'y mapapakinabangan sa pagsaway, sa pagsansala, sa pagtuturo at sa ikaliligtas nating mga tao. Ako po'y umaasa, mga kapatid, mga kaibigan, na sa ating pag-aaral ngayon ay ating naunawaan na ang gabay sa ating paglalakbay, homeward bound, ay ito pong salita ng ating Panginoon. Nawa po, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Juby Estrada, sa iyong napapanahong pabalita. At ngayon po ay magkakaroon na naman muli tayo ng isang special music o closing song na ibibigay po muli ng ating mga kapatid mula sa Tiaong Church. Oh,
Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos na nanalangin na dito. Kami po ay lubos na salamat sa inyo. Na kami po ngayong gabi ay lubos pong pinagpala dahil sa aming narinig. Bagamat marami kaming nalaman na noong una. Tayo po ay dagdagan po ang aming kaalaman upang malaman namin ang tamang daan papunta sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo po kay Pastor Juby sa kanyang pagbabahagi ng pabalitang ito. Nawa, Panginoon, pagpalain mo po ang aming iglesia, ang mga taong nakarinig, ang mga miyembro ng iglesia, na malaman, na mabahagi rin sa iba ang mga bagay na ito. Kaya din, Panginoon, dinadalangin namin. Alam namin ang kaaway gumagawa. Subalit sa mumunting kaalaman na aming narinig, nawa ito'y magbunga ng malaki upang sa pagdating mo, Panginoon, marami kaming sasalubong sa iyo dyan sa lapap ng mga langit. Pagpalain ng bawat isa ang nakarinig ngayong gabi, ang pagpapala ay pagkaloob mo sa kanila. Takal ng banal na espiritu ay iyong payabungin upang mga pabalitang ito ay maging isang kasangkapan upang ang pag-ibig, pagmamahalan sa bawat isa ay manatili hanggang sa pagdating. Pagpalain ng bawat isa, kami po'y dumadalangin at lubos na nagpapasalamat sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan na aming nakasama ngayong gabi dito po sa ating virtual care group gathering na may pinamagatang Homeward Bound. At muli po kaming nagaanyaya hanggang September 12 gabi-gabi sa ganito pong oras.